Sa gitna ng kakahuyan, matatagpuan ang isang lumang mansyon na tinatawag ng mga tao bilang ang Pamahiin Mansion. Hindi gaanong kilala ang kwento ng bahay na ito, ngunit ang mga kwento ng kababalaghan at kakaibang pangyayari ay naglapana. Isang araw, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasyang subukan ang kanilang tapang at pumasok sa bahay. Hindi nila alam na ang kanilang pagpasok ay magbubukas ng mga kaganapan na hindi nila inaasahan. Sa loob ng mansion, nakaramdam sila ng malamig na hangin, kahit na mainit ang panahon. Ang mga imahe sa mga pader ay tila humihingi ng tulong, at ang mga boses na hindi nila makita ay tila humihiling ng lunas sa kanilang mga pinagdaraanan. Hindi nila alam kung paano nila ito nalabanan. Ang mga anino sa mga sulok ay tila may sariling buhay, at ang kanilang mga pagkilos ay tila sumusunod sa bawat hakbang ng mga bisita. Sa gitna ng kanilang takot, natuklasan nila ang lihim ng mansyon, isang pamilya na napinsala ng trahedya at hindi makapagpahinga ng maayos. Sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagmamahal, natulungan ng mga kabataan ang mga kaluluwa na makamit ang kapayapaan. Mula noong araw na iyon, ang Pamahiin Mansion ay hindi na kinatatakutan ng mga tao. Sa halip, ito ay naging isang lugar ng pagpapahinga at pag-asa para sa mga nangangailangan ng tulong. At ang mga kwento ng kababalaghan ay naging kwento ng pag-asa at pagkakaibigan.